So magandang araw muli sa ating lahat, ano? DC Graphics Tutorial nagbabalik. So for today's video tutorial, ano? So tuturo ko sa inyo kung paano nyo mas mapapaganda yung inyong mga image o picture, ano? Gamit yung Adobe Photoshop. So sa napakadaling paraan, so gagamit lang naman tayo ng dalawang blend modes. So yung color burn at saka color dodge. So color burn, siya yung isa sa walong pinaka-special blend mode na ginagamit sa Photoshop. So yung color dodge, ginagamit siya sa brighten ng mga image. So pag nag-combine yung dalawang color blend na to, so nakakabuo siya kasi ng magandang contrast sa isang image. Kaya mas napapaganda niya yung mga images o yung mga picture. Ano. So simulan na natin para hindi na tumagal yung tutorial. Ano. Tara! Okay, so dito na tayo sa ating computer, ano, sa Photoshop. So ito yung mga images na gagamitin natin para sa tutorial na to. So unang step natin, maglalagay muna tayo ng adjustment layer. So makikita nyo dito sa ilalim. Sundan nyo na lang yung arrow ng mouse. So maglagay tayo ng hue and saturation. Tapos, kagaya nga nung sinabi ko kanina, gagamit tayo ng dalawang color blend. So una, change natin from normal to color burn, kagaya ng sinabi ko kanina. So sa tabi niya, ano, makikita nyo yung opacity at fill. So yung opacity 100%, so hindi na natin babaguhin yan. So dito na tayo sa fill. So i-adjust lang natin to, ano, so mga 10% or 11%. So okay na yan. So parang mas lumiwanag yung image, ano. So next step natin, maglagay ulit tayo ng hue and saturation. Tapos palitan ulit natin yung blend mode niya, ano. Guess what? Color dodge. Yung opacity 100% pa rin. Fill, babawasan natin, ano, mga siguro 7%, mga ganun. 6-7%, okay na yan. So makikita kaagad natin yung pagkakaiba ng picture, ano, dun sa kanina na wala pa siyang mga effects. So ito yung picture kanina. Ito naman yung nilagyan na natin siya ng dalawang color blend. So mas maganda, mas gumanda yung picture dahil sa nabuong contrast doon sa dalawang color blend. So dahil gumamit rin tayo ng hue and saturation, ano, paglaruan na rin natin. So click natin to. Unang layer na hue and saturation. So i-adjust natin yung saturation sa 100%. So hindi ko alam kung nakikita masyado sa camera yung effect, ano, pag ina-adjust yung hue and saturation. Pero kung kayo na mismo yung gagawa, makikita nyo yung adjustment niya. So before, after. So next naman tayo sa pangalawang image. So ganun rin yung process na gagawin natin, ano, kagaya ng naunang picture na ginawa natin. So adjust, maglagay ulit tayo ng adjustment layer, hue and saturation. Change ulit natin siya sa color burn. So i-adjust lang natin yung fill. Mga 8%. So next natin ay maglagay ulit tayo ng isang yung saturation. So palitan ulit natin ng pangalawang color na gagamit na ngayon, color blend, color dodge. So ganun pa rin, adjust natin yung fill. So ito yung image before, after. So yung adjustment, ano, kayo na lang yung bahala kung saan
kayo mas magagandahan. So pwede nyo pang i-adjust yung fill para mas lumiwanag pa yung image. Ganyan. Tapos click lang uli natin yung layer. Ayun yung saturation. Adjust natin yung saturation. Parang ganyan. So ito yung before, after. Before, after. So yun, ganun lang kadali kung paano magpaganda yung ating mga images ano, gamit yung dalawang color blend. So pansin na rin natin dito sa kaliwang panel ng Photoshop ano, yung mga tools. So meron din dito mga tools na Dodge tool at saka Burn tool. Pero yan, ginagamit kasi yan sa manual. So hindi yan ginagamit talaga sa mga kung gusto mo mas mapapaganda yung image. So manual lang yung paggamit nito. So ganoon lang kadali kung paano mas mapaganda yung picture, mga images natin. So kahit sino kayang gawin tong process na to. So ayun ano, sana may natutunan uli kayo sa video na to, sa panibagong tutorial na ginawa natin. So kung paano mas mapaganda yung ating mga images gamit yung dalawang blend mode na color burn at saka color dodge. So mas napapaganda niya yung image kapag nakakabuo siya ng magandang contrast ano, gamit yung dalawang color blend na to. So pasensya na lang pala dun sa mga ingay na naririnig nyo ano, kasi nga yung pwesto lang siya mas malapit siya sa kalsada. So marami nang makakadistract na tunog yung maririnig nyo habang ginagawa ko tong video na to. So bago matapos ng video na to, ano, huwag kalimutang mag-like, comment, and share. I-hit nyo na yung subscribe button at yung tiny notification bell para updated po tayo sa mga bagong video at tutorial na gagawin po natin sa channel na ito. So kita-kita ulit tayo sa susunod na video tutorial. So this is Graphics, signing off.